So, hello mga sisi. Ayan, i-share ko lang po sa inyo yung mga pinagdaanan namin for processing my immigrant visa petition, CR1, IR1, spousal visa. So, paano ba kami nagsimula? So, kinasal po kami ng asawa ko November year 2019. So, February 2020, kumuha na po ng lawyer yung asawa ko to start the processing of my spousal visa petition. Ano po ba yung mga requirements na needed for the beneficiary? So, yung naibigay ko po sa asawa ko is yung aming marriage contract na civil, na galing sa civil registrar. And then po yung passport ko po na bio page na single pa po ako doon, hindi pa po ako nakakapag-change name and nakakapag-change status. Tapos po pinadala ko din yung aking PSA birth certificate and then yung ibang mga documents in-email ko na lang sa asawa ko, katulad yung aking NBI. Yung NBI ko, hindi pa rin po ako nakakapag-change status doon and change name. And then, yung mga ibang supporting documents like pictures together namin, mga screenshot ng aming calls and texts. Ayan, pinadala ko na lang yung sa asawa ko, in-email ko na lang po. And then, 5 months. 5 months yung itinagal. Po. Ganyan po yung itinagal ng pag-aasikaso po namin ng aking spousal visa. Kasi po may mga documents din ng asawa ko, may mga kailangan din po siyang isubmit na medyo natagalan po siyang naibigay sa aming lawyer. So, ayun po. So, yung July 26, 2020, ayan, naipasa na po yung aking immigrant visa petition ng aming lawyer sa USCIS po. So, during that time po, so nag-aantay po kami kung kailan kami maaprubahan. Bago pa po kami maaprubahan, nakapag-renew na po ako ng passport ko. Nakapag-rename na po ako doon, nakapag-change status na rin po ako. Nakakuha na rin po kami ng PSA na marriage contract namin. Nakakuha na rin po ako ng aking NBI na change name doon and change status. So, lahat po yun, in-email ko sa asawa ko para po maibigay sa aming lawyer at mai-submit po, mai-update po yung papers ko sa USCIS. So, after that po, 9 months in 14 days po ang itinagal bago po kami nakatanggap ng email from the USCIS. So, April 2021 po. We've been approved by the USCIS. Ang tagal mga sisi, di ba? 9 months and 14 days bago na-approve ng USCIS. So, June 13, 2021 mga sis, na-receive na ng NVC yung aking immigrant visa petition from the USCIS. So, nakatanggap ako yan ng email and then pinadalhan din nila ako ng letter dito sa Pilipinas. So, si NVC is responsible for collecting any applicable fees, the immigrant visa application, supporting civil documents, police certificate, affidavit of support, and financial documents if possible. So you need to log on to the Department of State's Consular Electronic Application Center or SEAC. So, in that case po mga sisi, hindi po ako nag-login dyan, kundi po yung lawyer namin. Sila po ang nagtatrabaho po nan for us. So, all we need to do is ibigay lang po yung mga documents na kailangan na naman. If in case na may kailangan na naman po mga documents or may mga kailangan na naman i-update po ng mga documents nyo, ayan po. 6 months po ang itinagal sisi bago po naayos po yun, yung aming mga documents. So, September 3, 2021, na-submit na ng aming lawyer yung mga documents and fees po sa SEAC. So, March 3, 2022, we've got documentarily qualified by the NVC. So, kapag na documentarily qualified na po kayo ni NVC,
si NBC, sila yung kukontakt sa US Embassy here in Manila to schedule you for your immigrant visa interview appointment. So, ayan, after that mga sisi, mag-aantay na naman tayo kung kailan. So, June 3, 2022, yes, sis, exactly 3 months of waiting. Nakatanggap kami ng email from the NBC for my immigrant visa interview appointment. So, mga sisi, ayan, meron na po tayong interview, visa interview appointment po. Sa inabahaba ng paghihintay, sa wakas, meron na po. Ay, idadagdag ko po mga sisi, that time po, CR1 spousal visa po kami, nag-start kami. Kaso mga sisi, inabot na po kami ng 2 years na kasal na kami ng asawa ko. So, aking visa case category na CR1, na-change po siya automatically into IR1 spousal visa. Yes, mga sisi. IR1 spousal visa na po ako that time. So, ayan. So, yun mga sisi. So, sa mga mag-i-start pa lang po dyan ng kanilang spousal visa petition, ayan, gusto ko lang po sabihin sa inyo, mga sis, na habaan nyo po yung pasensya nyo po sa paghahantay. Kasi ako po talaga, minsan, nainis na ako kasi bakit ang tagal-tagal, gayto, ganyan. Pero, ganun talaga sis, hindi natin hawak ang immigration, you know, hindi natin hawak ang time ng mga nagtatrabaho sa ganyan. So, all we need to do is just be patient and wait the time until you got your visa interview appointment. Yan mga sis. So, ayun po. Hopefully po sana nakatulong itong mga pinagdaanan ko po sa pagpaprocess po ng aking immigrant visa petition po. So, yun mga sisi. Kung may mga tanong po kayo, magtanong lang po kayo. May mga gusto kayong tanongin na hanggat kaya ko pong sagutin yan, sasagutin ko po mga sisi. So, yun po. Thank you. Hey, thanks for tuning in for this episode of Calbo and Uni's Philam Life. We'd like you to like, comment, subscribe if you would. We really appreciate it. That's all for now. God bless and see you next time.